Electrical ulit tayo mga kalikot. Ito yung part 2 video natin dito pa rin sa Maynila. May inasikaso lang tayong mga papers. Habang nandito tayo guys, may ipapagawa yung ate ko isang submitter, yung pinaka fourth floor niya. Yun lang kasi yung hindi pa nagawan ng submitter. So lalagyan natin siya mga kalikot. Yung first floor nito mga kalikot, tayo yung nagwiring. Pero yung second, third at saka yung fourth, iba na yung nagwiring. Yung second floor at saka yung third floor, yun lang yung nilagyan nila ng submitter. Kasi balak rin ng ate ko na papaupahan rin yung fourth floor. Kaya lalagyan natin siya ngayon ng sarili niyang submitter. Kasi yung bahay na to mga kalikot, paupahan siya. Kaya may kanya-kanya siyang submitter. So nandito na tayo ngayon sa pinaka last floor. Ito yung lalagyan natin guys ng submitter. Tapos check muna natin yung mga wiring. Tapos hanapin natin guys yung pinaka main breaker niya, kung may breaker siya dito. So i-check muna natin kung saan tayo magtatap ng ating submitter. Na-check natin, parang kompleto naman yung mga wiring niya dito sa fourth floor. Ayan. So kompleto na rin, may mga ilaw na rin siya. So hanapin na lang natin guys kung saan tayo pwedeng magtap or kung saan natin ilalagay yung ating submitter. Ayan, may nakita tayong panel. So mukhang dito tayo kukuha ng ating source. So ang sabi rin kasi ng ate ko, ilalagay natin yung kanyang submitter sa labas. So dyan na natin siya ilagay para kahit nakasarado itong kwarto na to, makapag-reading pa rin siya kasi nasa labas yung kanyang submitter. So sino kaya yung maswerteng uupa dito? Ayan, ang ganda kasi guys, overlooking siya. Natatanaw natin yung matataas na mga bahay or building. Kaso lang sobrang taas, parang nakakatakot. Pero maganda naman yung kanyang view. Ayan. Kapag nagkakabit naman kayo guys ng submitter, yung dalawang left side, yan yung line in niya. Tapos yung dalawang right side naman niya, yan yung kanyang line out. So kung nahirapan kayo, check nyo lang yung kanyang manual or yung kanyang mismong diagram para mas mabilis natin siyang maikabit. Kapag bumibili kayo guys, i-check nyo lagi kung may manual siya or may diagram siya para mas madali na lang natin siyang ikabit. So dyan natin guys ilalagay yung ating submitter. So yun din yung sabi ng ate ko. Syempre sila yung susundin natin kasi tagakabit lang tayo guys. Baklasin muna natin guys yung kanyang junction box para ma-check natin kung saan yung main line niya na galing doon sa kanyang breaker. For safety natin mga kalikot, kailangan naka-off yung ating main breaker at saka huwag nyo po akong gayahin. Kailangan may gloves po kayo para hindi kayo makuryente. Nahanap na natin mga kalikot yung main source natin na galing doon sa kanyang breaker. So dyan natin mamaya guys itatap yung ating submitter. Ang gagawin ko sana mga kalikot, submitter muna bago breaker. Gagamitin ko sana yung breaker sa kwarto kaso lang ang hirap ipasok yung ating dalawang wire. Kahit gumamit na tayo ng alambre, parang may UP yung ating flexible hose. Kaya ang ginawa ko na lang mga kalikot, yung output ng ating main breaker, doon natin itatap yung ating submitter. Tapos ikukonnect natin siya sa kanyang line in. Tapos yung ating line out doon sa ating submitter, doon tayo magdadagdag ng another breaker para pag nagkaroon ng problema or short, pwede natin patayin sa labas na kahit wala yung nangungupahan, pwede natin siyang i-off yung ating breaker. So yun yung ginawa ko guys. Ayan, check ko muna guys kung may load yung ating linya galing sa baba sa pinaka main breaker niya. So may load naman pero naka-off yung ating breaker. So doon na tayo guys sa labas, i-set up na natin yung ating submitter. So dyan na natin ilalagay yung ating submitter. Nandito tayo mga kalikot sa first floor. Kung mapapansin nyo may dalawang box na may cover. Yan yung nilagay natin dati na sasin na MCB type siya. So hindi ko lang din maintindihan kung bakit hindi nila ginamit yung mismong breaker niya. So nagdagdag sila ng dalawang KSB. Yan yung pinakataas na yan na dalawa na magkatabi. Yan yung ginamit nilang pinang main breaker. So pwede naman yung nilagay natin dati. Hindi ko lang din alam kung bakit hindi nila ginamit. Siguro hindi nila kabisado yung
wiring natin. Mas madali pa nga yung ginawa natin dati mga kalikot kasi yung pinakataas nating panel, yan yung main breaker natin ng first floor, second floor, third at saka fourth. So yan yung pinaka main breaker natin na 60 amperes yung nakalagay dyan na 2 pole siya, bali 8 pole lahat yan. Tapos yung sa baba naman na panel, 8 pole pa rin yan pero breaker yan ng first floor. So yan yung breaker ng outlet natin, ilaw, aircon at saka ref. So nakasiparate na yan. Tapos sa taas ng mga panel box na yan mga kalikot, may malaking junction box dyan. May wire na rin siya na nilagay natin dati. Iko-connect na lang dapat nila yung second floor, third at saka fourth floor. Tapos yung isang submeter na yun mga kalikot, may nakaabang na rin yan na PVC dyan sa bandang taas ng mga panel kaso hindi nila pinadaan yung mga wire dyan para kumonekta sa panel number 2 natin kasi yan yung submeter ng para sa first floor natin. Tumawag pa dati yung magkakabit, binigay natin yung layout or yung diagram ng mga panel. Tapos pagbalik natin sa Maynila, nakita natin mukhang hindi naman nila ginamit yung mga breaker sa panel natin. So siguro hindi lang nila nasundan yung wiring natin. Dito kasi sa first floor, dito titira sila ate kaya lahat ng control ng mga breaker nandito sa baba. Para in case of emergency, may nangyari sa taas, ma-off kaagad lahat ng mga breaker. Kaso nandyan na yan, sabi rin ng kapatid ko, okay lang din sa kanya basta magamit. So no comment tayo doon. Siguro hindi nila nasundan yung ating wiring. Kaya siguro nagpanibagong layout sila. Ayan, aakyat ulit tayo mga kalikot sa pinaka fourth floor. Medyo rarayumahin tayo dito sa kakaakyat baba natin. So, check muna natin kung may mga marites sa labas. Tapos, dito guys, sa mga hagdanan natin, nag-abang rin tayo dyan ng mga three-way switch para sa ilaw. Para pwede mong patayin sa baba, pwedeng pailawin sa taas. So, hindi nila nasunod or hindi nila kinabit. So, siguro hindi nila naintindihan yung ating wiring. Mga nakaabang pa naman. Nagpabili tayo guys ng isa pang breaker. Yan. Yung KSB na breaker. So, 30 amperes din yung ilalagay natin mga kalikot. Tapos, ito kasi yung galing dun sa isang breaker sa loob. Yan. Ito yung pinaka-output niya. So, ito yung babaklasin natin. Papunta dito sa kanyang in. Yung in ng ating submeter. Tapos, yung out natin, papunta naman sa ating breaker. Tapos, from breaker, papunta ulit dito. Dito yung pinaka-load ng mga saksakan natin at saka ilaw. So, yun yung gagawin natin, guys. Yan, so ganyan na lang siya. Bali, kakabit ko muna guys itong ating breaker dito. Yan. Bago tayo mag-wiring. Nakabit na rin natin yung breaker natin guys. Ayan. So, wiringan na lang natin siya. Kailangan may tester din kayo ng pangkuryente. Yan, yung ganito. So, check nyo muna kung safe ba yung linya natin. Ayan. Kasi baka mamaya may load pala. So, makukuryente tayo guys. Yan. So, ugaliin natin mag-tester para hindi tayo mapaano. So, tanggalin ko lang yung main line natin. Ito. Yan, yung kulay black. So, galing yun sa breaker natin. Ayan na, naseparate na natin siya. Ayan. So, try natin mamaya kung aabot siya dito sa ating submeter. So, hindi siya aabot. So, magdudugtong na lang tayo. Yan, check muna natin kung ito talaga yung galing dun sa loob na breaker. So, isi-switch muna natin siya. So, kailangan kapag nagawa kayo ng electrical na ganito, present of mind kayo, siyempre. Baka mapano tayo or masusunog.
So check nyo lang kung napagdikit nyo. Ayan. So try natin siyang i-switch. Ayan. Tapos check natin dun kung yun talaga yung load nya. So test rin muna natin kung ito yung galing dun sa breaker. So ayan, may nare-reading tayo. Ayan. So ito ngayon galing sa breaker sa loob. Ayan. So patayin ulit natin siya, tapos magwa-wiring na tayo. Ugaliin natin na i-off lagi yung main breaker natin. Yan, para hindi tayo ma-kuryente or mapano bago tayo mag-wiring. Yan, tapos testirin ulit natin. So wala na siyang load. Yan. So pwede na tayong mag-wiring, guys. Yan, kapag ganyan yung lagayan ng submeter nyo, mga kalikot, ayan o, yung sa saksakan nya or sa mga terminal. So kailangan upin natin yung ilalagay nating wire. Yan, para mas malaki siya na ipapasok. Ayan o, para pag hinigpitan natin itong dalawang wire, maiipit nya. Ayan, bago natin i-screw. So sana masundan nyo, mga kalikot. Ayan, simple lang pero at least makatulong. So kung ito, galing ito sa ating main breaker doon sa loob, dito natin i-connect. Ayan. So palabas siya, papunta dito sa ating input ng ating submeter. Ayan, ito yung input niya, yung dalawa. Yung output niya naman, guys, yan, dadaloy ulit siya dito papunta sa ating breaker. Tapos yung out ulit niyan, papunta na siya dito sa ating mga outlet. Yan, ito kasi yung connection ng outlet natin at saka yung ilaw, itong kulay puti. So ganun lang. So sana masundan nyo siya. Bali, kukunik ko na lang itong linya na to galing dun sa ating pangalawang breaker. Ito. So ikukunik ko na siya dito sa ating mga outlet at saka ilaw. Yan, wala kasi tayong tagahawak ng camera natin, guys. So shortcut na lang natin siya. So sana masundan nyo. So yung ginawa natin, guys, line to line. So kung nasa probinsya kayo, yung mga line to ground, so same lang din naman. Check nyo lang yung kanyang manual, itong ating submeter. May nakalagay naman na neutral at saka line. So parang ganito siya sa manual natin. So ayan, yung sa taas niya, yung number 1, yun yung line natin. Neutral naman yung number 2. Number 3, neutral pa rin yung out niya. Tapos yung number 4, yun yung line natin doon sa out. Ayan. So check nyo lang yung manual niya, mga kalikot. So madali lang naman sundan. So ayan, nakabit na natin lahat, mga kalikot. Ayan, nalagyan ko na rin siya ng tape. So okay na siya. Bali, nagpabili na lang tayo ng C-clamp. Ayan, isi-C-clamp natin siya para maayos yung pagkabind niya. Nakabit na natin lahat, mga kalikot. Ayan. So yung C-clamp na lang yung hindi pa natin nakakabit. So subukan na natin siya, mga kalikot. Tapos yung takip pala ng breaker dito sa kwarto, lagyan natin siya ng padlock para syempre akala mo lang na sarado sila pero may nangyayari na pala. Ayan, iuna natin yung main breaker niya. Ayan. Alam nyo naman ngayon, utak ang labanan. Yan, pati submeter lagyan natin ng lock. Tapos on na rin natin to. Try natin yung mga ilaw. Ayan. Tapos try na rin natin yung mga saksakan niya. Ayan. Kita ba? So ayan, guys. So ayan, guys, may supply na yung isang linya niya. Check natin yung isang line. So okay na lahat, mga kalikot. Maraming salamat ulit, guys, sa panonood ng mga video natin.
So sana makatulong itong simpleng video na to sa inyo mga kalikot. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at papalon na rin sa aking Facebook page. Huwag niyo rin pong kalimutan mag-like at pwede niyo rin siyang i-share. Yan. So kung gusto niyo mag-comment, so mag-comment lang kayo guys sa ating comment section para masagot natin kung ano yung gusto niyo itanong sa atin or sa mga kalikot natin. So hanggang dito na lang mga kalikot, maraming salamat. Ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye-bye.